ito mapaliit yung ating pores, tapos kung may melasma ka. Hi guys! I'm back! So ngayon, meron na naman tayong i-review ng product. As usual, alam nyo naman na ganun lang yung ating ginagawa dito sa ating YouTube channel. Then, dumating na kasi yung in-order ko sa SY Glow, yung kanilang glass skin set. Tapos, yung kiniklaim kasi nito is 7 days whitening challenge. So, itatry natin yan kung totoo ba talaga na 7 days is puputi na yung mukha ko or merong panibagong mangyayari kasi eto, nakita nyo naman, meron tayo pa rin dito mga pimple marks at hindi pa rin siya nawawala. Tapos medyo pumitim ako kasi nga galing tayo ng probinsya pero hindi naman talaga ako kaputian mo rin na talaga yung kulay ng balat ko. So ito, ipapakita ko na sa inyo yung product na i-review natin for 7 days. Ayan, ito siya, SY Glow Whiter and Glowing Skin Glass Skin Set 7 Days Whitening Challenge. So, bubuksan natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga inclusion dito. Ito, meron silang Whitening Day Cream with SPF 40. Tapos, meron ding ito, Night Cream with niacinamide with Vitamin E. Tapos, meron ding sabon at toner. Ayan. Ito yung kanilang toner. Ayan. Tapos, yung sabon naman is andito. Hindi ko pa na-open lahat. Ayan yung kanilang sabon. Meron itong 150 grams na sabon. So, niacinamide, hyaluronic acid, and kojic acid. So, yun siya. So, samahan nyo ako. So, ayun na siya guys. So, samahan nyo ako. I-review natin to for 7 days. Then, ngayon yung first day ko, ipapakita ko din sa inyo na gagamitin natin yung product. So ngayon palaging, bago ko i-share sa inyo yung final verdict ko about dito sa glass skin set ng SY Glow, is babasahin ko muna sa inyo kung ano yung nakalagay dito sa likod, kung ano yung magagawa niya sa ating balat, yung paano niya tayo matutulungan. So ang nakalagay dito, glass skin rejuvenating set comes along with a glass skin soap, glass skin toner, glass skin whitening day cream with SPF 40, glass skin night cream with niacinamide and vitamin E. Tapos, use it daily for a month consecutively and it will help whiten your face, tighten your pores, remove whiteheads and blackheads, as well as other forms of acne, remove any melasma, fine lines, acne warts, control pimples and oily skin. So, yun yung ano dito nakalagay sa taas. Tapos, natutulungan pala nito mapaliit yung ating pores. Tapos, kung may melasma ka, fine lines, pimples, acne, tapos warts. Nakakatanggal din daw siya ng warts.
Tapos, dito naman is yung direction for use niya. Hindi ko na lang babasahin kasi kung gumagamit kasi tayo ng mga ganitong products, alam na natin kung paano ito gamitin. At meron din nakalagay dito na precaution, storage, at yung kanilang mga social media account at kung saan natin ito ma-order itong product ng SY Glow. Tapos, dito sa pinakababa is may nakalagay na hydroquinone-free, paraben-free, cruelty-free, retinoic acid free itong product ng SY Glow. So ngayon, Ging, is i-share ko na sa inyo yung na-experience ko sa paggamit ko nitong glass skin set ng SY Glow kasi nga kiniklaim niya na 7 days whitening challenge at meron nga tayong video at napakita ko na sa inyo ngayon. I-share ko yung experience ko kung ano yung mga na-feel ko habang ginagamit ko itong product na to. So dito muna tayo sa sabon. Yung sa sabon naman ng SY Glow, is sobrang nagustuhan ko kasi yung amoy niya, yung scent niya is amoy melon siya. Basta refreshing talaga yung amoy niya, basta ganun. Tapos, sobrang lambot niya sa face, hindi din siya agad natutunaw. At ang pinakanagustuhan ko sa kanya is kahit matagal mo siyang ibabad sa face mo, is wala kang mafe-feel na hapde or pangangate, wala. Kaya minsan pag nagsasabon ako, nakatatlong sabon ako kahit hindi naman na pwedeng good kasi parang na-over ka na sa linis ng face mo. Pero gustong-gusto ko kasi siya kasi nga sobrang lambot talaga ng face mo after mo pong gamitin ang sabon. Habang ginaganon mo siya, ang lambot-lambot talaga ng face mo, promise. Ma-ano nyo din yan kung matatry nyo itong sabon ng glass skin set. Tapos ngayon naman sa toner niya, it's ayan siya, konti na lang kasi nga gamit na gamit ko talaga siya. Sobrang mild lang din niya, wala ka ding hapde na ma-feel at refreshing lang din yung amoy niya, hindi siya maano sa ilong. Basta mabango yung ano niya, yung scent nito. Tapos sa dito naman sa kanyang night cream, ganun lang din, mabango din siya, kulay white lang siya, ayan. Yan, gamit na gamit. So, ganyan lang siya. Tapos, wala ka rin ma-feel na hapde. Ganun. Kasi may mga, marami na akong nagamit ng mga product. At alam ko, nakikita nyo naman yan. Lalo na, kung nakasubaybay kayo sa aking YouTube channel. Eto, wala kang ma-feel na hapde. Tapos, hindi ka rin pala mag-pipil. Walang pag-pipil na mangyayari sa face mo. Ganun. Wala akong na-experience na ganun. Tapos, ngayon naman tayo pupunta dito sa sunscreen. Ayan, yung sunscreen niya is kulay pink. Gamit na gamit, konti na lang siya kasi nga ginagamit ko talaga siya, lalong-lalo na kung nasa bahay ako. So, ito na talaga, i-share ko na sa inyo kung ano yung final verdict ko dito sa glass skin set ng SY Glow. Ang sasabihin ko lang dito is based on my own experience lang at kung ano yung mga na-experience ko habang ginagamit ko to product na to sa loob ng 7 days. So, ngayon, ang sasabihin ko na sa inyo is nagustuhan ko ang product ng SY Glow kasi nga yung sa sabon pa lang niya, kahit ibabad mo ng matagal sa face mo is wala kang hapde na ma-feel. Tapos, yung sa toner niya, wala din. At sa night cream niya, wala din. So, gustong-gusto ko yung product nila kasi mild lang siya at hindi ako natubuan ng pimples, guys. Simula, ito yung ginagamit ko kasi nga, diba, natural lang naman talaga sa mga babae na pag malapit ka nang magkaroon or meron na, andyan na dumating na yung menstruation mo is meron ka talagang mga pimples na nagsitubuan. Pero ako so far wala talagang tumubo, guys. Yung mga andyan man na dark spot or pimple marks sa mukha ko is mga luma na yan na hindi pa siya natanggal. At itong product na to is pa okay siya pang maintenance kasi yun nga, hindi ma-update yung mukha mo at magiging glass skin lang yung face mo. Tapos hindi rin siya, hindi ako naka-feel na nagpipil yung balat ko. Walang pagpipil na mangyayari pag gagamit ka nito. Hindi ko lang alam sa iba ha, kasi sa akin wala akong pagpipil na i-experience habang ginamit ko to sa 7 days. Tapos, ayun nga, hindi siya ma-hapde kahit ibabad mo siya ng matagal yung kanyang sabon. Tapos, yung toner niya, hindi din. Tapos, yung kanyang night cream, hindi rin siya ma-hapde. Pero, meron akong isang hindi nagustuhan sa product na to, yung kanyang sunscreen. Kasi nga, meron siyang white cast. Di ko lang sure kung ganun talaga yung pag-ano niya. Basta, meron siyang white cast at kung madamihan mo siya ng lagay is mamumuo-muo siya ganun. Tapos sa akin hindi siya blendable at hindi din siya nag
absorb agad sa skin. Ganun yung napansin ko sa sunscreen ng SY Glow. Kasi nga marami na rin akong na-try na sunscreen is mabilis lang naman siyang i-blend. Tapos ito, hindi siya nabiblend agad. Alam mo yung pag ilalagay mo siya dito, ganun, is parang nagsistick na siya dyan. Meron ako ipapakitang video sa inyo na nung nilagay ko siya. Tapos, ang ano rin, na sobrang puti niya sa mukha. Yun nga, meron talaga siyang white cast. Sobrang puti sa mukha na. Kung hindi ka maglalagay sa leeg mo, kung makakalimutan mo, isang pangit talaga tingnan, i-insert ko din yung video na ginawa ko na hindi ko nilagyan yung leeg ko para makita nyo na ganun nga siya yung effect sa akin. Hindi ko lang din kasi alam kung baka sa akin lang kasi nga morena ako. Yun, baka sa mga mapuputi is maganda tong product na to, yung sunscreen niya. Pero sa akin kasi hindi siya okay kasi nahihiya akong lumabas kasi sobrang puti ng mukha ko ganun. Tapos kung lumalabas man ako is nilinipisan ko na lang yung pag-apply. Kasi ako kasi ano talaga, alam mo yung pag naglagay na ako ng sunscreen is gusto pang dagdagan, ganun, kasi parang gusto ko talaga na, yung protected talaga yung balat ko, ganun yung ginagawa ko, kaya sa akin lang naman yun, sa experience ko lang naman yun na ganun, hindi ko nagustuhan yung sunscreen na kasi hindi ko siya pwedeng gamitin sa labas kasi yun nga, sobrang puting ng mukha ko. So yun, pero sa mapuputi naman siguro is okay naman siguro itong sunscreen nila, pero yung ano niya, sabon, toner, tsaka yung night cream niya is sobrang okay sa akin kasi hindi talaga ako nagka-pimples. Kaya nga din kahit sobrang puti nung sunscreen is ginagamit ko pa rin siya. Lalo-lalo na pag nasa bahay ako kasi nga hindi ako nagka-pimples at lumiit yung mga pores sa mukha ko. Sa kabuuan naman, gang, is nagustuhan ko naman itong glass skin set ng SY Glow. Pero meron pa rin akong panawagan sa bumubuo ng SY Glow na sana i-improve nila yung kanilang sunscreen. Yung wala na siyang white cast kasi pag wala ng white cast yung sunscreen na super ganda na talaga nitong set nila. Kasi ngayon nga hindi ka walang pagpipil. Tapos lang siya, mild lang siya sa skin. Tapos ang ganda talaga niya, hindi siya hindi ka magkakaroon ng pimples at liliit pa yung mga pores mo sa mukha mo. Ayan, wala naman akong nilagay sa mukha ko ngayon. Tsaka hindi rin ako naglagay ng sunscreen kasi nga sobrang puti niya talaga, guys. Tapos alam nyo yun, basta pangit talaga tingnan. Lalo-lalo na pag iaano ko, i-video ko, ang pangit niya tingnan. Halatang halata talaga na may nilagay ka sa face mo, ganun. Kaya sana ma-improve nyo yung sunscreen nyo kasi super ganda na talaga yung product nyo. Yung sa sunscreen lang talaga yung hindi ko siya nagustuhan. Pero sa iba, syempre iba-iba naman tayo ng skin type. So, yun lang. So, yun lang guys ang video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo, pahit naman yung like button. At kung hindi ka na pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga i-upload ko na videos. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!